Ano pa sabi nung mayroon pang ano rito eh, basahin ko lang ha, hindi ko nababanggitin, pero alam niya na kung sino yun siya. Gusto ko lang paliwanagan siya kasi mali ang pagtingin ninyo sa mga kwan eh. Baka akala ninyo hindi namin naintindihan, naintindihan namin eh. Oh. Ano sabi? Palala ng palala ang kalagayan ng Pinas. Kailangan bumalik si Marcos. Oh, 'di ba? Sa tingin niyo po. Bumalik si Marcos, mayroon ba patay na nakabalik? Wala na, oo. Hindi namin binabanggit si Marcos dahil gusto naming maupo si Bongbong. Oh, iba 'yun. Paulit-ulit ko sinasabi 'yan, ha. Kung ako umanga kay Marcos bilang isang presidente, eh hindi ko ibig sabihin si Bongbong pumalit, maging presidente rin. Ha? Hindi ho ganun. Mga kaibigan, sino man sa mga anak nila. Magpakita sila ng kakayahan nila. Ha? Ganun naman tayo sa pagpili, di ba? Ngayon, kung nagkamali tayo sa pagpili sa leader, hindi na natin kasalanan. Oh. Kasi hindi naman tayong tumarantado sa pwesto. Eh. Hindi naman tayo gumawa ng mali. Eh. Tayo, yung paniwala eh. Ngayon, nagiging leksyon sa atin yun. Kaya nasasabi na natin, marunong kasi kaming madala. Eh, mahirap sa iba, hindi marunong madala eh. Oo. Di ba? Hindi ko mo, madalas namin binabanggit si Marcos, kinukumpara namin kung ano yung mga ginawa ni Marcos na nakabuti sa bayan. Nakabuti. At hanggang ngayon, pwede pa rin makabuti. Yun ang makabubuto talaga. Di ba? Eh, meron pa nga ako nakausap eh. May kasalanan na niya si Quezon. Bakit? Kasi sabi ni Quezon, eh, mas mamatamisin ko na ang bansa ay pinatatakbo ng demonyo. Hmm. Ha? Na parang demonyo ng isang Pilipino kaysa paraiso. Paraiso na pinatatakbo ng Amerikano. Yun daw ang sabi. Nung panahon na yun, tama siya. Tama siya noon. Pero, yung sinabi niya ngayon, hindi na angkop ngayon. Eh. Hindi na. Iba na tayo ngayong panahon. Eh. Hmm. Pero meron pa rin isang totoo na kasabihan na angkop pa rin hanggang ngayon. Ano yun? Ano yun? No man is an island. Yan. Oh, mga kaibigan. Mag-iisa ka. Hindi pwede tayong ma-isolate. Hmm. Mag-isa. Ha? Nangangailangan din tayo. Eh, galit kayo sa abuso. Eh, sa abuso ng incheck, hindi ba kayo galit? Namimili ka ng aabuso sa'yo? Ba hindi? Oh. Eh, isa lang ang ano eh. Ang problema eh. Bakit pinayagan dito yan eh? Nagkaluwa ganun. Tiyo mo, kanina meron na namang hinuli. Kriminal. Mga incheck. Sila sangkot eh. Kinidnap yung Taiwanese, di ba? Meron daw na sabugang kahapon yata, di ba? Restaurant. Sumabog yung lutuan ng gas, restaurant. Patay daw yung cook eh. Ako, kung natuluyang mamatay. Incheck. Sa Makati. Sila laman ang balita ngayon eh. Mga incheck sa dami. Oh. Pero mga buhay yan, ha? Oh. Pagkatapos ng krimen nila, buhay. Buhay. Eh, Pilipino, pag gawin mo ng ganong krimen, patay na patay. Yun. Di ba? Magpunta lang kayo dyan sa Binondo, lahat ng may-ari ng building dyan, incheck. Oh. Ang mga alila, Pilipino, driver, boy, yan eh. Eh, yan, dito sa sariling bansa natin, lalo na ngayon, lalong bumaha. Yung mga incheck na yan. Oh. Pero nung panahon ni Marcos, kaya lang natin nababanggit, hindi ganyan, may control. Oh. Hindi basta pasok lang pasok dito. May policy. Oh, may... Kaya nga, restricted nationality nga sila eh. Oh. Ano ibig sabihin nun? Pag restricted nationality ka, may... kailangan mo mag-secure ng visa dun sa port of origin. Yun. Lumpan. Galing kang China. Oh. Umuha ang visa. May embassy kami ron. No? Kaya consulate. Di ba? Mag-apply ka ng visa. Ngayon, pag nag-apply ka ba, bibigyan ka. Ba, siyempre, kung sunod, kung tama sa requirements. Di ba? Mm. Oh.
May bayad ba? May bayad. Di ba? Anong pinagsasabi ninyo? Oh, mga kaibigan. Bakit? Kasi noon ang mga inchik, di ba? Dito lang naman talaga, sa ibang bansa lang naman sila nagsasucceed. Dito, diba? Hindi sila masyado makaporma nung araw. Oh, pero yumayaman sila. Oo. Di ba? Mm. Kasi nga, mga karamihan dyan, di nagbabayad ng buwis eh. Dinadaan lahat sa under the table eh. Yan. Oh, suhol lahat eh. Di ba, minsan nga sinabi ni Miriam na yan ang founder ng corruption eh, yung mga inchik. Di ba? Oo. Oh, mga kaibigan. Magagaling yan sa ganyan. Oh, pero hindi nila, hindi sila makapag-abuso nung araw. Hmm. Takot sila. Takot. Although, gumagawa sila ng mga paglabag sa batas, mga kaibigan, eh, hindi yung kamukha ngayon na nung araw eh. Kung mga makaasta, di ba? Mga insect, takot na takot, magkakaso yan eh. Oo. Oo, takot. Eh ngayon, hindi. Masita nga lang ng pulis, takot na takot eh. Ngayon na. Eh, yung pulis na takot sumita sa kanila. Oo. Pagka-incheck, takot ang pulis eh. Lalo, mga malalaking sasakyan, di ba? Mga incheck ang karamihan dyan, di ba? Eh, yung mga pulis pa nga bodyguard nila eh. Oh. Yung iba dyan, ha? Kasi nga, yun ang takot sa kanila eh. Oo. Ibang-iba ngayon, kesa nung araw. Yun ang sinasabi nating mabuti kay Mark, yung gayahin niyo yun. Oo. Hindi namin sinasabing, ano, kopyahin nyo lahat yung ginawa ni Marcos. Yung mga makakabuti sa bayan. Hmm. Eh, wala pa tayo nakikitang ganun eh. Wala. Sinita lang yung Manila Water, tsaka yung ano, nagpalakpakan na eh. May yung onyo nangyari. Ano nangyari? May nangyari na ba? Wala pa. Wala pa naman eh. Oh. At tsaka ang tamang solusyon, hindi para ibigay mo yan. Eh, kasi kami, pag upo pa lang ni Presidente Duterte sa programa ring ito, ano sinabi namin? Kunin mo, gayahin mo yung ginawa ni Marcos. Hindi pinahirapan ang tao sa pagbabayad ng kuryente, ng tubig. Yung mga basic services, di ba? Yung mga public utilities. Eh, inaabuso na eh. Sumobra na eh. Oh, ba't hindi kunin ng gobyerno yan? Wala naman eh. Eh ngayon, pati pa ba gusto mong kunin, yun ang parang balak. Eh kanino pupunta? Sa gobyerno ba? Hindi. Iba lang. Oh, yung dating gumagasa, papalitan ng bagong gagasa. Oh, yun. Sa bayan. Papasa lang sa iba. Oh. Yun ba tamang solusyon? Mm. Oh, mga kaibigan. Halimbawa, naglagay ka ng kahero, eh nagnakaw. Mm. Sino kukunin mo? Para ipalit doon sa magnanakaw. Magnanakaw din. Oh. Di ba? Eh wala eh. Puro mali ang solusyon eh. Eh bueno, eh medyo baka mag-ipit tayo sa oras, Peter eh. Oo. Oh. Kailangan natin ang mga bumati rito at magbasa ng mga reaksyon. Kami ho, eto ah, doon sa tropang Lapid Fire, kami ho kasi, hindi namin ginawa itong social media o yung chat room para sa grupo, para tayo mag-away-away. Yun nga ang gusto ko sa iba eh. Magkaiba kami ng paniwala, pero nagkakasundo kami bilang magkakaibigan. Wag nating idama yung kasi hindi naman tayo makikinabang kung maupo si sino mang politiko ang nasa gobyerno. Makikinabang ba tayo? Wala. Makakapagnakaw ba tayo? Hindi man tayo kasali ron eh. Bakit natin sila, bakit natin itataya yung pakikipagkaibigan mo? Halimbawa, katulad yung mga pamilyang tanga na ginagawang issue yung politika na para mawatak sila. Pinapayagan nila mangyari yun. Hindi dapat ganun. Isip mo, pagpapalit mo yung pagiging magkamag-anak ninyo, pamilya ninyo, dahilan sa paniwala mo, mas naniniwala ka kay ganun, kay ganito. Eh, sira ulo ninyo. Di ba? Wala na sira ulo pa kaysa sa inyo. Oh, batiin natin ha, si katropang Arlene Tanyedo Barrias at si Ramon Barrias ng Amsterdam, oh, sa The Netherlands.
si Tina Rodriguez ay binabati natin, si Peya Peya, si katropang June de Valencia, isa pong singer at aktor, ho. Si Raul Villanada na ating katropa. Ngayon, wag kayong mag-away dun sa ano, chat room. Malaya naman kayong maniwala sa gusto ninyong paniwala, eh. Oo. Bakit kailangang magalit ka dun sa taong mayroong paniwalang iba? Ha? Karapatan niya yun, eh. Karapatan niya. Karapatan ng isang tao na maging gago. Oo. Oh, kaya lang, eh kami, sinasabi namin, eh, hindi naman yan ang pamantayan, eh. Oo. Nang tama at mali, eh. Oh, doon kami sa pamantayan ng tama at mali. Otherwise, dyan na lang kami kung pare-pareho tayo sa social media na lang din tayo, di ba? Magko-comment. Oh, hindi na sa radyo, tsaka sa dyaryo. Si Ledge Chulbo po ay nanonood sa TV Plus, ha? At saka sa ating live streaming. Si Kamaita Basilio na ating katropa sa Geneva, Switzerland, oh, ay nanonood sa atin. End of March to 2020, magkakaalaman na akong bibigyan pa ulit ng prangkisa ang ABS-CBN. Kapag binigyan o na-renew ang franchise, hindi na ako maniniwala kay Digong, sabi ni June de Valencia. At least naniniwala ka pa pala hanggang ngayon. Pagkalang ano. Si Elena Eliazar Calonsag, binabati natin. Kami, hindi kami pwedeng kumampi lang, eh. Mm-hmm. Ang kinakampihan namin, issue. Doon kami. Ang isigan, ang Kongreso magbibigay ng prangkisya. Oh. Hindi si Duterte. Oo. Oh. Yan. Ngayon, eh, pwedeng gamitan ng issue yan. Siyempre, pag gagamitin kumot yung press freedom, tapos isisisi kay Presidente Duterte, siya babanatan na ngayon dyan. Eh, ba't hindi mangyayari yun? Eh paano, masyado niyang inilantad, eh. Yun. Yung kanyang galit, eh. Mm. 'Di ba? Eh galit ka pala ron, eh, ba't mo pinakita? Sana sinikreto mo, 'di ba? Total mga rubber stamp naman 'yang nasa Kongreso. Kaya wala kang kalala. Sunod-sunuran naman 'yan. Wala. Gusto rin makinabang 'yan, eh. Wala siyang kalalagyan ngayon. Eh di sana wala silang issue laban sa iyo. Mo. Mga kaibigan niyan, sayo na influence. Hindi mo na, yun ang sinasabi natin, eh. Dapat inilalagay sa ayos, eh. Di ba? Eh, wala sa ayos, eh. Mike Madela. Binabati natin. Si Vanessa Rivera. Si ang hirap dito. Eric Moico, si Eric Moico. Nabati natin. Si Presi Quijano Paraino. If ever na di ako watching, listening kami ng hobby. Hobby ko nightly, no absent at all. Oh, Presi, Happy New Year nga pala. Yeah, si Presi Quijano Paraino. Mm. Pareho kami niyan, magkasama sa rally. Yan. Nung panahon ni Cory. Marcos kami. Panahon diba? Pa ni Cory. Panahon ni Cory. Nagra-rally kami niyan. At alam niya. Pero may pagkakataon, siya hanggang ngayon Marcos loyalist, eh. Hanggang ngayon. Oh. Hanggang ngayon, lahat ng Marcos, loyalist siya. Ako hindi ho, eh. Kasi siya, wala naman siya sa media, eh. Oh, wala. Ako nasa media, hindi ko pwedeng pairalin yun, di ba? Titingin tayo sa issue, eh. Oh, sa track record ng tao, eh. Di ba? Yun ang sinasabi ko lagi. Sa track record tayo tumingin, hindi dun sa... Ito'y pamilya, eh. Eh, bahala sila kasi... Gusto nila yun, eh, di ba? Oh. Yung sa akin kasi, iba ang paraan ng pagpili namin. Sa track record, titingin, di ba? Oh.
Magka, pero hindi kami nag-aaway niyan. Oo. Di ba? Oh, nakikinig pa rin siya. Nanonood pa rin siya. Oh, mga kaibigan. Lalo na yung Inquirer Philippines na nagbabasa ako noon yan, pero parang nakaalata ako na mukhang na-demonize ang publiko dito, propaganda lang pala. Yun na nga sinasabi natin eh. Paano? May kanya-kanya na silang interest. Philippine Daily Squatter. Philippine Long Distance. PLDT. Ngayon mga kaibigan, no? Kanya-kanyang interest na sumama ang media. Kaya sabi ko, maninindigan ako ron. Ang kailangan i-address, ewan ko kung may panahon pa, ha? Sa nalalabing panahon, dapat binuwag natin ang monopoly. Yun. Wala naman nagtumututol na magnegosyo kayo eh. Hindi naman masama magpayaman kayo sa negosyo. Pero huwag kayong lumagpas sa isang negosyo. Di ba? Na walang kaugnayan sa iba. Halimbawa, yung San Miguel Corporation, di ba dati, beer, alak, soft drink, ha? Pagkain, di ba? Yun, no? Beverage. Yun lang, food and beverage, di ba? Food and beverage. Mga kaibigan. Eh ngayon. Nakulis may hotel. Mo. May... Karsada. Yeah. Ang dami pa. Ang dami. Katulad si Rason. Yung dam, yung dalawang dam, di na natin napag-usapan. Mga kaibigan. Monopol lang maliwanag yan. Sipi mo, ha? Ba't si Villar ayaw magpagawa ng dam? Gusto niya makikidam siya. Gusto niya libre niya makukuha. Di ba? Si Mirna Guillermo po ay binabati natin, ha? At advance happy birthday kay Cesar Ferrer Balutan. Pinababati siya ni Mirna Guillermo, mga kaibigan. Masama na mangyayari sa atin pagka yung tayo panig ng panig. Dapat ang panigan natin, yung tama, dun tayo sa issue. Sino man ang sangkot na personality. Yun ang tamang paniwala na dapat magkaroon tayong mga Pilipino. Isipin mo yung mga Amerikano na hawa na sa atin eh. Nagiging partisan na lang sila, di ba? Mga kaibigan, hindi na yung kwan, hindi na yung katulad nung araw. What most people don't realize is that that is only the first half of the quote. The full quote goes like, I would rather have a country run like hell by Filipinos than a country run like heaven by the Americans. Because however bad a Filipino government might be, we can always change it. Change may be slow and it may take generations, but at least we can say that we did it by ourselves. Sinabi ron ni Quezon, bagamat ito kung ilang generasyon pang lilipas, pero at least tayo nagsikap. Yun daw karuktong. Pero yung pinakagis nun yun eh. Si Edwin Javier, ha, ay binabati natin. Hector Ponasier ng Texas. Si Placido Corbito, matindi ang intel ng U.S., linusob ng mga Iraqi protester ang US Embassy at Baghdad at sinunog ang embassy, pero Iranian general ang nasa likod, kaya yon accurate target ng airstrike watching from Long Beach, California. Yon si Mr. Corbito. Si Christopher Canyalita, nanonood sa atin, ang ating katropang si Yula Sotelo, na isang singer, musician. Hari-harian mga inchik sa Pinas. Pilipino, squatter na sa sariling bayan. Tayo pa ngayon ng second class. Citizen. Hindi tayo priority sa trabaho. Si Carlos Sarsadillas, watching from Dubai. Si Josue Hernandez, Happy New Year. Si
June Ferrin, wala nang boundary ngayon sa paggawa ng mali, gara pala na. Oh, that's correct, Kapersi, di tayo dapat mag-away-away sa tropang Lapid Fire. Kaya nga ho, inaalis ko yung mga bully rito, di ba? Pinabablock ko eh. Ayoko yung ganyan eh. Kasi wala naman kami mapapala dyan eh. Yes. Ba't ka sasali sa amin? Mm-hmm. Maghanap ka ng ibang ibubuli mo, di ba? Mm-hmm. Doon kayo, hindi ka, wala kaming panahon dyan ha, makipagano. Kaya ano pa sabihin nyo laban sa amin, eh huwag nyo dito sabihin. Doon nyo sabihin. Di ba? Sa iba kayo magpunta. Huwag dito. Oh, kasi bahay namin to eh. Oo. Ay ba, pumasok ka sa bahay ko, tapos ibubuli mo ako. Hindi sira ulo mo. Mm-hmm. Ginagawa ba ng matinong tao yun? Baka spaya ka. Si Berhel Lloyd Bulanadi. Ha? Si Rafael Posadas. Oh. Si Joey Regalado. Watching from Northridge, California. Oh, si David Lasabak. Oh, mga kaibigan, si ano, Pedro Pinduko. Ayan, ha? Nasa Middle East yan, eh, si Pedro Pinduko, mga kaibigan. Oh, si ano to? Andali, ha? Ayun. La, dito na ako sa kabila. Si Ariel Kabawatan ng Singapore, binabati natin. Si Oscar Samson Jr. ng United Kingdom. Sino pa? Si Elmore Baldeo. From Los Angeles, California. Ito sabihin ko sa inyo. Alam nyo, pagka ang gusto mo lang tignan ay yung masama na ginawa ng tao, madali lang gawin yun. Oo. Kasi ang gusto mo lang tignan, yung puro masama. Katulad kay Marcos, wala na sila nakitang buti. Maganda. Katulad nung sinasabi natin, di ba may maganda? Oo. Oh, ang naging budget ng Pilipinas sa haba ng panahon ni Marcos, 20 taon almost. Isipin mo, 500 billion, official record yan ha. Nagasta ng gobyerno, naging budget. Budget. For 20 years. Eh, magkano na budget ngayon? Nako, 4 trillion. Pagsamahin mo ang gobyerno mula ngayon, pabalik, hanggang kay Cory, meron bang makakapantay sa dami ng nagawa ni Marcos? Oh. Pagsamahin mo silang lahat, ha? Niski infrastructure at lahat na. Ha? Dami. Hindi yung mga negosyo, ha? Hindi yung mga... ano yan, mga makapagal, mga ano yan. Dito, Biko, yun sa Taguig, ganyan. Global City. Wala yan eh. Negosyo lahat yan eh. Ang sinasabi natin, government projects. Oo. Na para sa taong bayan. LRT, natumbasan na ba? Hindi pa. Ang dami na nga nyo nagawa, puro laging sira eh. Hanggang ngayon, ang tibay ng LRT. Diba? Marami nagawa, maganda si Marcos. Ngayon, kung ang gusto nyo lang masama, magagaya kayo dyan sa iba na walang alam kung di murahin si Marcos. Masama yun. Sa Hapon nga, tawag nila doon eh. Waruy toko miru. Ha? Daki. Waruy toko daki miru. Oh, sabi nung Hapon. Narinig ko eh. Inabi nung Hapon. Minsan sa isang kwentuhan. Oh, si... ano, si Lian Zhu Huarang ng Doha, Qatar, binabati po natin. Si Kamay Taba, nabati na natin ng Geneva, Switzerland. Si Kaani Flormata Saludes at si Kaenyang Mina. Mga katropa natin, si Rosita DC, si Rosemary Victoria Court. Ha? Kasama natin dati sa live jamming si, ano pa ba? Si Carol Torres Brihinyo. Ha? Si Carmela Torres Balcos. Oh. Si ano nga pala, si Ella Albiar, mga kaibigan, binabati natin, katropa natin 'yan. Si Jorge Bechong na laging absent yata, eh bakit kaya? Ano nangyari kay Juan? Kay Jorge. Si Rafael Posadas. Ah, nabanggit na natin ito kanina, no. Ito pa, oh.
Sino? Si ano nga pala, Lolo Benjamin Tado, Lola Veronica Tado, ang buong pamilya Tado sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City, si Roxanne Rankin ng Florida, binabati ko rin, no? Mga kaibigan. Si Oscar De Jesus, nakatropa natin sa California, siyempre si Jerry Grada, si ano pa ba? Lloyd Dantes Casal. Oh, si Roy Stone. Mga kaibigan, ha? Binabati natin. Si sandali. June Minda Makaraig. Ayan. Si ano, Lito Polintan. Kaya dito ko dahil totoo lang ang mga komento. Salamat po. Ha? Percy, malulungkot kami pag pinasara channel to kasi nanonood kami ang probinsyano ni Coco Martin. Yun lang. E di lumipat siya ng channel, di ba? Si Emilski Zapata Sablan. Alam mo, no, nabubuhay si Arthur Manuntag. Ah, si Arthur. Di ba nawala si Willie Rebillami sa programa niya? Natanggal. Alam mo, sabi ko kay, ano, no, kay Arthur, kasi nagkikita sila eh. Sabi ko, sabihin mo kay Willie, magbukas siya ng live streaming. Eh sabi ron ni Willie, anong gagawin ko dyan? O gago, di ba? Kung merong ka nun noon pa, sobra yaman mo ngayon. Buti na lang, naging tanga ka. Kung hindi, wala namang kami mapapala sa pinayo ko. Ayun na, magpapaalam na tayo, Peter. Ito po si Peter Tarastas. Mga kaibigan, dyan po kami pansamantala muli magpapaalam. Salamat po sa lahat ng mga nakinig ng ating palatuntunan dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810 ng Radyo Bandido. Sa mga nanood sa ating live streaming, syempre. Hindi. Sa mga sumubaybay sa atin sa channel 224 ng Sky Cable, sa mga gumagamit ng digital boxes at TV Plus, sa pangalan ng ating mga technical director, si Idol, ang Macho Guapito, si Ariel, at ni Brail. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang umaga, General Gamboa! Ang sangkaibigan, nagmamahal sa'yo.